Ayun, dito sa ano, balita malapit dito. Ang breaking news, Russia umatake na sa Ukraine. So ang CNN ano na noon, inside ng Salve, naging siya yung bomb shelter siya. Wow, mga nila lang. Ilusyon ni Putin yung ano, wala talagang awa si Putin. Pa talagang ano, pinasok na ang ano. Yeah, nagtatago na sila yung mga tao, kawawa naman, sa may subway station, so para protektan nila yung mga pamilya nila. Yeah, and that's an interview that most Russians don't have access to, and that's intentional. Yeah. At this moment, President Biden and members of the G7 are meeting virtually, discussing how they will coordinate their response to this invasion. And it's happening as UK intelligence just announced Russian forces have attacked more than 80 targets across Ukraine. Ito na po, pinag-uusapan yung mga explosion sa mga iba't ibang area ng Ukraine, cities, sa pag-invade ng Russia. So yung mga tao, medyo ano na sila, panic na. Yun ang topic na ngayon dito, sa balita dito sa CNN, dito sa Canada. Wawa naman ang mga bata, piktado din. Sana ganun din ang ano. Hindi maaaring dito tutulong ang US dyan. Wawa. Do the Ukrainians put up resistance? How long will that take? Will there be a bloody insurgency? How much pain will that inflict on Russia? Right now, KYIV Ukraine this morning. Balita. Ito yung ano, yung explosion na narinig sa Ukraine, no? Yan ang area ng pagsabog ilan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dami. Dalawa doon, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, sabi naman 13 na rockets. Yung kawawa sila, Ukrainian plea, country as future remains uncertain. 1,000. Papupunta doon sa border malapit sa ano, malayo doon sa border ng Russia. Pupunta sila sa border malapit doon sa kabilang ano, mas ligtas sila doon. Bago mapasok ng Russia, doon sila sa border na malapit na bansa ng katabi nila. Hindi ko alam anong katabi ng anong border ng Russia, Ukraine, malapit doon sa north ba yun or west. Ito pa oh, ito yung mga tao, na ano sila, panic sila sa pag-withdraw ng mga pera sa mga ATM. Dahil siyempre, kailangan nilang umalis, pupunta ng kabilang border, papasukan naman sila sa kabilang country eh, pag ganyan ng mga refugee. So, kukuha sila ng pera. Ayun o, sa ATM, pwede ng line-up sa ATM, fuel station, amid Russian attacks. Kawawa naman yung mga ano, yung mga batang ano, dadamay dito. Isa pa yung China na yan. Yan ang magkakampi na yung mga masasamang mga ano yan eh, komunista. Masasamang mga bansa yan. North Korea, China, tsaka yung ano. Kawawa. Well, the impact of Russia's attack on Ukraine is being felt around the world. Global markets plunged, and here in the U.S., the Dow is now down 600, close to 700 points. World leaders are now planning to launch massive sanctions. Apektado yung stock market. Matt Egan joins me. So, Matt, we're expected to hear from President Biden okay. At 12:30 today. Ito yung balita sa Canada. Sa may Ukrainian dito sa TV ng Canada. Siya po, pag magbalita na lang tayo, pray for Ukrainian people.